course, hello my all my followers, believers, and welcome back to my channel again. It's been a while na wala akong post sa ating YouTube through a video, okay? Dahil po sa sobra po tayo talagang na-busy. Sobra po tayo na-busy. Marami po tayong obligasyones sa ating mga kababayan dito sa Kuwait. So, in that reason, wala tayong talagang hindi tayo nakapag-focus sa ating YouTube channel. Pero now, okay. Random ano na lang to, topics ang ating i-discuss. Okay po, but the main point dito is natutuwa ako na natuto po si Attorney Abdullah mag-vlog na ngayon. Tuwang-tuwa siya, pinakita sa akin si Alexis, I make a picture our client and nag-vlog siya kaya lang walang voice record yung ni-record niyang ano video sa ating mga clients. So sabi ko ito yun eh, walang voice yung ano mo, pero ipopost ko pa rin yan sa ating Facebook page at saka ngayon nga i-include natin sa ating YouTube channel. So welcome back guys, at it's been a while. Okay po. So, comment po kung napapanood nyo po ba nyo po ito, okay? Pero before that, share naman po muna para mas marami makaalam, mas maraming OFWs ang maabutan at ng kaalaman sa ating mga karapatan dito sa Kuwait, at kung ano ang dapat gawin at kung sino ang dapat lapitan sa ating mga hinaing, okay? Sa ating mga hinaing po mga kababayan, lalo na kung kayo naghahanap ng mga abogado na malalapitan niyo sa tungkol sa inyong mga problema, make sure lang po na huwag kayong mabubulag sa kanilang mga pagpa-vlogs dyan, pagla-live dyan, okay? Tignan muna natin kung talagang totoo ba sila sa kanilang ano, sa kanilang pagtulong, lalong-lalo na huwag kayo mapahamak, okay? At huwag po yung pera muna, kukunan muna kayo ng down payment bago kayo matulungan, bago mabuksan ang inyong mga kaso, okay? Sana mag-comment din dyan yung mga natulungan natin kahit papano, di ba? To prove na ako, kahit wala pang naging down payment sa office, ay binubuksan ko na kaagad ang kaso. Nagbubukas na agad ako ng kaso sa siyon. O di kaya nakikipag-negotiate na agad kami sa mga amo. At the same time, before kami makipag-negotiate sa amo, before ako mag-open sa siyon, kinukunan ko na muna sila ng power of attorney para in case to case happen, pag-question kami ng mga amo, may papakita kami na we are authorized to talk to you, to discuss with you, to to make an agreement between the workers and the company or employers, okay? Dahil sa your employer, your workers has given us the authority to take care of their problems, okay? To give them advice, to explain what kind, how to do and what kind of solutions, actions we can make for them to solve their problems. Okay guys, so I wish na matagpuan nyo ang talagang tamang lawyers na siyang makatulong sa inyo. Marami naman po talaga din dyan na mga totoo, pero marami din dyan ang nagpapaasa lang.
which is humahantong kayo sa pahamakan, humahantong kayo sa hanggang mabigyan na kayo ng warrant of arrest. Hindi nyo na mamalayan na kayo pala ay may absconding case na. But before you go to that office, you are still okay. You're just consulting what to do, and you still didn't left from the company for the or from your employers. But while running the time, you don't know that you already have an absconding case. So be careful po kayo, okay? Time to time, you have to be eager. Keep asking what is the actions, what is the update with your, with the case that you had given to them, that you have entrusted to them, okay? In my side, because me in my office, I am really the one who handled that one. Before it goes to the lawyers, to my lawyers, I'm the one who's give the screening, okay, for the case. So I already give the advice. I already give the what it's gonna happen, how it will gonna run, and what I have to do first until it will reach to the hand of my attorneys. I have 5 attorneys in the office. Attorney Abdullah Lotaibi, and we have the Muhammad Al Shamiri. Attorney Otaibi also. We have 2 Attorney Otaibi. We have 1 Al-Mutairi, Al-Inizi, Al-Shamiri. 2 Al-Shamiri now, alhamdulillah. Okay, so before it will go to their hand, it's already clean. It's already, kumbaga, planchado na lahat. Spoon feed na sila sa akin. It's already finished I already given them the power of attorney. There is already power of attorney. If need a printer, print out of from the interior, I already made it. I already make it. We already taken that. So everything is just for them to present at the time of hearing. So kung kayo po ay nakakaranas ng dapat ganun ang unang steps, okay? Ang mga abogado na pupuntahan nyo, dapat alam nila kung anong dapat steps para ma-avoid kayo na hindi kayo mabigyan ng absconding case. At time to time, tanungin nyo muna. Kasi syempre sa tayo, hindi natin ina-after muna ang ano, di ba? Ang indemnity natin. Ang sinisecure muna natin ang ating release kung tayo ay lilipat na o umayaw na sa ating company, okay? Sa ating mga amo. So, dapat ang isecure nyo muna sa inyong mga sitwasyon sa abogado na pupuntahan nyo is yung inyong release muna. Babasahin nyo yung Arabic na binibigay nila o ihinain nila. Tignan nyo yung, kasi may notification yan. Kung kayo ay na 18 visa, may notification kayo marireceive kung anong klaseng case ang ibinigay sa inyo. Okay, first thing, bago kayo magbukas ng labor case nyo, bago kayo pupunta sa siyon, dapat kinunan muna kayo ng username ng mga abogado nyo. Okay? Dapat may username na kayo, makaka-receive kayo ng notification. Pag ganun ang ginawa nila, ibig sabihin talaga bubuksan nilang kaso. Second thing is, pagka nakakatanggap na kayo ng notification, anuhin nyo po na makareceive din kayo ng second notification schedule ng inyong hearing. Nakalagay sa schedule ng inyong hearing doon kung ito ba ay release. Unang-una, dapat ang secure nyo ay ang release, passport, at saka na yung indemnity. Unahin ang release. But most that I encountered is ang inuuna nila is indemnity. So, karamihan ng inuuna nila ay ang indemnity nyo muna sa halip ng unahin nila. Lalo pag sinabi,
Pag alam na ng ibang abogado, eh karamihan kasi mga damukal dito ang ginagawa nila eh. Ang ginagawa nila, pag ano, pag more than 10 years ka na, lalo pag malaki ang basic mo, more than 300, 500 ang basic mo. Pag more than 10 years ka na, sumalaki ang ano mo niyan, indemnity. Ang mga dinamukol na mga ibang abogado dito, ang ginagawa nila is, ang inuuna nila is indemnity. Hindi nila sinisecure ang kanilang mga kliyente na dapat ang unahin ay ang release bago ang indemnity. Ang indemnity will run a year. Okay? Sometimes 8 months to 1 year mahigit. 6 months to 8 months to 1 year mahigit. Depende na yan minsan sa niraran ng, lalo ngayon kasi sa sa nangyaring pandemic, lalong bumagal ang proseso sa indemnity. Okay? Ang inuuna po nila ay ang kanilang indemnity. Hanggang sa na, syempre, pag nag-raise na sila ng indemnity, makaka-receive ng notification kaagad ang company nyo yan eh. Okay? Marireceive nilang notification ng company, wala pa kayong ni-raise na para sa release. Wala pa kayong kinaso para sa release sa company nyo. So, ang nangyari, dahil naka-receive na sila ng notification, ang company ngayon ay nag-raise back sa inyo. Gagawin nila, bibigyan kayo ng absconding. So, naunahan kayo. Kung hindi pa magaling ang inyong nakuhang abogado, talo kayo sa release nyo. So, anong magiging ending nyo? Magkakaroon kayo ng warrant of arrest. Magkakaroon kayo ng, minsan, biba-block na kayo. So, hindi nyo alam, nagpapaikot-ikot kayo dito sa Kuwait. Akala nyo, safety kayo. Yung pala, may absconding case na kayo. Once na check kayo, once na nasita kayo, nakita na mayroon kayong absconding case, shoot kayo sa jail. So, ngayon nyo palang tatanungin sa abogado nyo, bakit kayo nagkaroon ng absconding? Samantalang nauna kayo sa company na nagkaroon at wala kayo palang release. Dahil hindi nyo nababasa ang anong kinaso nila. Dapat tatanungin nyo, secure yourself, tanungin nyo lagi, maging makulit kayo, okay? That's the first thing that you have to ask first, yung release case nyo. Huwag po yung indemnity, okay? Then second, yung passport nyo. Dapat makuha nyo muna ang passport nyo. Hindi yung ang unahin ay ang indemnity. So, pag dumating na yun sa panahon na ganyan, ang iba kasi, nanghihingi na kagad sila ng mga ng down payment na malalaki. So, nakakaawa po, diba? Dapat ang unahin, i-secure nyo talaga lagi ang inyong sarili. Huwag nyong hayaan na madinggoy kayo. Karamihan sa kasi nila kasi ganun lang ang inuuna muna nila eh. Tapos, marami din ako sa mga na-encountered na lumipat sa amin sa opisina dahil yun nga, bukod sa wala silang release case, inuuna pa ang indemnity, nagkaroon pa sila ng absconding. Okay? At hingi ng payment. More than half na sila or ang iba nga naka full payment na sa kanilang contract, sa kanilang abogado. Pero wala pang nangyari, wala pang nabibigay na update. Para makita nyo ang ang update sa inyong kaso, mayroon kayong username. Okay? Gamitin nyo yung username dahil kayo dapat ang nakakaalam din yan. Check nyo doon kung ano na nangyayari sa update. Kasi once na nagkaroon ng hearing, kung talagang may hearing na yan, may update din doon kung ano nangyayari. At huwag kayo maniwala na hindi kailangan ng attendance nyo sa hearing. Pag labor case, kailangan ng attendance nyo para alam nyo kung anong sinasabi ng mustahakap o ng prosecutor. Kung anong kaso, kung anong gusto nyong kunin o gusto nyong ikaso. Kung anong hinahabol nyo sa company nyo. So, dapat tatanungin nyo at dapat nandoon kayo. Kailan ba talagang hearing? Dapat ganun. Pero most of the time po talaga,
Marami akong nasalubong sa ano, sa Bufatira, sa Asima, sa Kuwait City, sa Ahmadi, okay, sa Salmiya, na ang hearing nila, may abogado sila. Sila din ang uma-attend. Nasaan si abogado nila? Wala. Dahil sila lang daw okay na. Ba't pa kayo nagbayad ng abogado kung wala rin lang naman attend pala sa inyo? Yun ang ano doon. Be secured always. At kung nangyari man yon, dahil nakabayad na nga kayo at hindi kayo satisfied, you always have a chance to get another lawyers. Okay? You can get until to 10 lawyers or 20 lawyers as long as may pangbayad din kayo. Okay? So, kaysa naman nga magpatuloy kayo sa isang abogado na nabayaran nyo na wala naman nangyayari, mapapahamak pa kayo, mapapalipot pa kayo, ba't nyo intayin ng ganun? Look for another lawyers. Marami naman po dyan. Isa na kami dyan. Okay? So, yun lang. Be secured always. At sa mga nakauwi na po during the pandemic, okay? More than 8 years sa company, may hahabulin kayong indemnity. So, kung kayo ay biglang napauwi, o bigla kayong umuwi, without knowing na mayroon pala pa naman kayo mahahabol na inyong mga indemnity, okay? Habulin nyo yan. Kung nasa Pilipinas na kayo, pwede nyo akong tawagan, 661-74297. Okay? WhatsApp ko po yan, at saka regular call. Mag-message kayo, ipapadala ko sa inyo kung paano kayo kukuha ng inyong power of attorney para maipadala dito para mahabol nyo ang inyong indemnity. Sayang din yun. Kung more than 8 years kayo, more than 5 years kayo, magkano din, lalo na sa domestic helpers. Ang sa domestic helpers, pag nakatapos kayo ng inyong kontrata for 2 years, 2 months salary na agad yun. Automatically yan, nakalagay yan sa batas. Okay? Article 22, na pag natapos yung kontrata nyo, may 2 years salary kayo na makukuha. So, meaning, kung magkano ang last salary nyo, yun ang magiging indemnity nyo. Kung 150 kayo last salary nyo, so ibig sabihin, 300K din ang makukuha nyo. Plus, kung hindi kayo nakakapag-day off, babayaran nila din yan. Kung hindi kayo binayaran sa iyong vacation, babayaran pa rin nila yan. Okay? So, kung naka 10 years kayo, sa amo nyo, domestic helper ka man, or 18 visa ka man, kung naka 10 years kayo, ita times 10 nyo ang inyong salary at yun ang makukuha nyo. Halimbawa, 150 ang basic nyo, times 10, yun ang makukuha nyo. Sa indemnity pa lang. Plus pa, yung vacation na hindi nyo nakuha, o hindi kayo binayaran ng vacation nyo, kung ilang taon kayo na hindi nagbakasyon, babayaran na yan. Mapipilitan silang bayaran yan. Okay? Pati yung day off na hindi sila nakapag-day off. So, habulin nyo yan kasi karapatan nyo yan, pinagpaguran nyo yan, dapat lang na makuha nyo yan. Nasa batas yan na dapat nyong makuha ang inyong indemnity. So guys, hanggang dito na lang po muna tayo. Ano mang mga katanungan, mag-comment down below lang po kayo. Kung hindi ko po kayo kaagad makita sa ating mga, sa inyong mga comment sa YouTube channel natin, please, direct call to me at 661-74297. Okay? Kasi kung sa messages, minsan napapatungan po talaga yan. Kung emergency yan, tawag po kayo kaagad sa akin, 661-74297. Okay? Para masagot ko po kayo. Siguro hindi ko kayo masagot sa 3, 4, 5 beses na tawag nyo. Siguro naman pang-6, pang-7, pang-8, masasagot ko kayo. Dahil nagkakapatong-patong po talaga ang mga tawag nyo. Ganun ka famous, Alexis. Thank you po, guys. Thank you for watching. Please subscribe and share our videos para marami po tayong matulungan, marami pong maabutan ng kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at saka kung anong dapat nilang gawin at kung sa sino ang dapat nilang puntahan
para makahingi ng tulong at kaalaman. Free advice po tayo sa Dar Al Dajani Law Office. At very friendly po lahat ng mga tao doon, lalong-lalo na ako. Salamat po sa inyong tiwala. See you again in my next video and masalamat. Thank you. Share my videos and please subscribe. Thank you po. Ay, ipo-post ko yung pagkali-alis niya na. Hala! Ang tawag mo. Si nanay. Saya niya. Nakatapos na kasi. Hindi pa napasok yun eh.